So nandito tayo guys sa loft ni Ren Castillo. So nandito tayo guys sa loft ni Ren Castillo. So ito mga quality na ano ng mga birds niya, ng mga pliers niya. So ito yung mga ano, mga linyada ni Sir Anson Ong. Tapos yung mga bander wagon niya. So nandito. Ito yung mga winning lines niya, yung mga ace bird niya. Yan, napakalaking loft. Isa ito sa ano, naging inspirasyon ko kaya nagpatayo din ako ng sarili kong loft para na sa ganun makapagpalipad ulit ako ng aking mga ano, mga flyers sa FRANCO. So ito guys, napakalaki ng kanyang loft. Siguro mga lagpas ano to, 7 feet yung ano nito, tong loft niya. Kaya ang mga ibon niya nakaka-move dito ng ano, ng maayos, nakakagalaw na maayos dito. So ito, nagpapahinga na sila dahil medyo hapon na. So ito, meron siyang solid brum dito. Ayan, naglilimlim. So, isa sa mga ano, masarap talagang pasyalan tong loft ni Tito Ren kasi dito sa lugar na to talagang para kang nasa ano, nasa haven ng mga ano, ng mga kalapate. O, sabihin natin ng mga ano, ng mga nag-aalaga ng kalapate, talagang sa pinaka-inaasam nilang ano to, na ganito kalaking loft. Talagang sulit, sarap mag-alaga ng maraming ano, maraming pigeons, maraming ano, kalapate. Yung mga kanyang ano, birds. Dekalidad na mga pigeons niya. Share po ng takloban. Ayaw po ng brak natin. Ayan po. Mga Wegen. May bloodline. Sa grisel. Ayan po. Oh.
The King of Tacloban 2012 MFC Complete Clocking Date Sticker Daver ng Tacloban Madisqualified sa MFC Date Sticker lang yan ha 5 minutes sa Tacloban Kumaibong po natin Anak ko ng Grizzle yan Sabi ng Tacloban, dalawa yan. Kaya, anak yan, oh. Panok yan. May ace bird. Papay. Oh! Ayan, tito rin, no? Nakasrumonda. Ayan. Grabe, raging. As mataas palalo Lakas.